Ay. Oh. Nalungkot ako dito nangyari sa ano sa DILG kay Secretary Sueno. Uh-huh. Oh, isipin mo, napakamalumanay nung matanda eh. Oo nga. Pero nasibak. Yun nga lang sa pagiging malumanay, ano ba 'yung nasa likod lakay? Baka may mga ano. May mga hindi niya na hindian na mga transaksyon. Uh-huh. Iba-ibang kwento ang lumalabas kasi. Gaya ng siya raw ay kumita doon sa ano 'yun, yung mga imported na fire trucks. Okay, yan sa fire trucks niya lakay, papaliwanag ko sa iyo. Yan ay ipinagbili na talaga. Okay, ipinagbilin na huwag pakikialaman. Mm. Dahil kung hindi tayo nagkakamali, eh meron nang nangyayaring galaw dyan, mm-hmm, na magkakademandahan eh. Oh. Okay? Ito'y chismis lamang ha. Okay. At iyan daw, eh meron daw kamay ni Mr. Palengke. Oh. Si dating Secretary Mar Rojas. Na nandyan. Kasi panahon niya nung na-plancha yung kontrata. Mm. Parang gano'n, di ba? Na ito ay talagang inano raw, minasa ng maayos ng isang panadero. Minasa para para maganda ang hatian ba yun? O paano? Nung isang panadero. Maganda pagkakaluto. Oo, maganda pagkakaluto. Yun. Lutong-luto. Lutong-luto. Kaya sinasabi na napakainit ng issue na yan. Okay? Right. Ay, sandali. Meron yatang Yusek dyan, panaderong apelido. Wala akong sinasabi, ha. Pero yan po, minasa daw po ng maayos. Oh. At kumbaga, talagang napakaganda ng pagkakapackage ng fire trucks na yan. Mm. At talagang meron daw kinalaman yung... Baka yun ang sinasabi ko na, baka naman hindi na paglabanan ni Secretary Sueno yung tukso. Na, taka muna, lutong-luto na ito eh. Oh, pwede bang tumikim naman dito? Mm. At yung mga Yusek daw, yung mga Yusek, na ika nga'y kumukontra dahil ibinili na Malacanang, walang korupsyon dyan. Oh. Eh, ang instruction na ron ni Sueno nung huli eh, hands off kayo dyan. Oh, ganun. Mm-hmm. Hands off kayo riyan. Ako lang bahala sa inyo, buti kung ganun sana. Ay, hindi. Walang ganyan. Walang ganun. Baka doon nagkamali. Mm. Oh. Ako lang bahala sa inyo, walang nangyayari. Mm. Tapos yung kontrata, di ba, nakabili na. Mm. Di ba, nakabili na nga? Mm. At ang isipang kwento, nabili na yung naunang kontrata, pumunta pa sa Australia sa Secretary Sueno para tingnan yung panibagong kontrata naman. Mm. Mm. Di ba? At ang kwento pa ay, isinama yung kanyang pamilya. Tama ba yun? Yung masakit dun. Ang sinasabi naman yung Secretary Sueno, teka muna, oo nga, buong pamilya kasama ko, pero sarili namang gastos. Eh, ang tanong, saan mo namang ginawa yung panggastos? Di ba? Yun ang tanong naman ng sunod ng tao, di ba? Saan mo kinuha yung panggastos? O kaya't alam mo, ang pangulo natin, napakabilis alam mo yun, mapikon. Parang ano nga eh. Lalo na, alam mo ang masama sa pangulo? Mas masama sa pangulo yung sobrang dikit ka sa kanya. Oo nga. Di ba? Yung sobrang dikit ka, talagang ikaw ang titingnan niya na dapat ikaw ang modelo niya. Dapat ikaw yung gumagawa ng kabutihan para yun ang... ika nga eh, makikita ng taong bayan na ito ang mga nilagay ni Pangulong Duterte na magiging modelo namin. Yun nga ang pagkakasabi niya na kaya ganun siya katindi. Maamoy ko lang. Di ba sabi niya? Maamoy ko lang. Mm. At saka yung sinabi niya na kagalimbawa yung isang pang-pisyal na sinabi niya na nakasama ko nung magmula noong 1988 hanggang sa kampanya kung kailan ako naging presidente. At kung kailan siya nabigyan ng presisyon, doon pa siya nagkalat. Mm. Ibig sabihin, all these years, ang tiwala sa iyo ng Pangulo ganun katindi. Mm. Kaya alam na alam niya kung the very first moment, of the very first time na magkakamali ka, o ay magsisinungaling ka, alam na alam niya kaagad. Mm. Di ba? Yes. Kaya doon sa sinasabi doon sa cabinet meeting, sinabihan niya yung mama na tumigil na sa pagsasalita kasi alam na niya nagsisinungaling siya. Mm. Yun ang pagkakasabi. Yun ang pagkakwento. Pero matindi, ha? First time na nangyari yan. Well, na sa isang cabinet meeting, ha? Talagang binoljak, sabay nga. Sinibak. Sino kayo isa pang binoljak doon? Pero parang isa eh. Hmm. Eh, alamin natin, tawag tayo yan. Hindi. Yun daw yata yung kaaway ni Ate Gina. Hmm. Mm-hmm. Ate Gina Lopez, yun yata ang medyo pinagsabihan din. Mm-hmm. Na dahan-dahan. Kasi... may away kasi doon sa babae kay Ate Gina. Yun lang isa sa mga binoljak yata. Pero speaking of Secretary Sueno, well,
ang isa pa sa mga issue na napakinggan ko, direct. Pero meron kang binagit kanina, Under Secretary. Yan ah. Alin, yung may bake shop? May bake shop na, ano ba yung mga... Yan yung napakaswerte ng official na hindi matanggal-tanggal kahit ilang administrasyon na. Yun ba yun? Oo, oh, yun yan. Oh, yun, yun. Oh, yung Yusek Panadero. Oo. Oh, yun yun. Napakaswerte ng mama na yun. Kahit sinong administrasyon, andyan pa rin. Hmm. Oo. Oh. Galing ah. At mukha yun ang... Magaling mag... Sabi niya, magaling mag... Ano? Magmasa. Magmasa, magaling. Oo, talaga magaling. Magaling. Oo. Baka binubuhat pa sa balikat. Hmm. Tapos babalibag na ganyan. Yun yata yung ano, yung isa sa mga sinasabi nilang mga tigahawak ng supot. Hmm. Yung supot na nagagaling naman sa, alam mo, nagagaling sa Central Luzon. Yan. Nagagaling sa Bicol. Pag sa Visayas, Mindanao naman, nagagaling sa Masyaw. Mga yan. Hmm. Yun yata yung tigahawak ng supot dyan eh. So mukhang isa yun sa mga... Dahilan kung bakit. Ay, napakabilis pa naman ng chismis na ganyan. Ay, oo. Yung mga barya-baryang ganyan. Oo. Na nagiging buo pagarating ng DILG. Oo. Barya-barya yan, around the country. Oo. Na pagarating ng DILG, buong-buo na siya. Ay, kagaling. Mm. Oo. De, kaya pala natabla yung tatlo. Oo. Si Castresiones, si Padilla, tsaka yung isa, Hinlo ba yun? Hinlo. Oo. Kaya natabla yung tatlo. Mm. Meron pala magaling na panadero. Di ba? Yung tatlo, appointed ng Pangulo. Oo. Pero tabla kayo. Yung panadero, ala, ay kagaling sa Minasa. Di ba? Yan yung sinasabi ko. At, yung tatlo yata naman, medyo masama ang lobby yata ngayon eh. Eh dahil tinanggalan ng power. Oo nga. Lahat, pati kilikili power na lang hindi tinatanggal. Lakay. At, direct, maliban doon, aba, umaasa yata yung tatlo na, from among them three, eh, yung isa naman ang iangat na magiging kapalit ni Sueno. Eh, hindi. Oh? Hindi. Meron bang ganun? Hindi. Ang pinalit kay Sueno si ano eh. Sino? Si Yusek Cuy ba yun? Cuy? Si UY. Okay. Dating Chief of Police ng Davao. Ayun. Oh. Dating Chief of Police ng Davao. Yusek for security yata, something. No? Yun ang pinalit kay Sueno. Mm. At dating security, chief, ano, dati police chief ng Davao. Kagaya ni, ano, yun daw mga matitindi yan eh. Mm, si Aspera, tsaka yung, si Apolinario, yung Pidaya, si, yung Pidaya. Mm, si La Peña, dati ring chief of police ng Davao. Yes, yes. Ayun. Yes. Lahat ng naging chief of police ng Davao na nakapagserbisyo sa ating Pangulong Duterte ay mga pinagpala ngayon. Oo, oh, naman. Diba? Gaya ni si Chief Bato. PNP Chief Bato, si... DPRM Chief Aspera, tapos si Apolinario, di ba? Eh, yan yung mga si La Peña. Si La Peña. Sa DIL, sa ano to? Sa Pidaya. Pidaya. Sa Pidaya. Oh. Tapos ito pang si, ito namang nasa immigration. Naging, kung hindi ako nagkakamali, baka naging region yata to. Oh. Region Chief. Oh. Itong sa si Morente. Oh. Oh, yan yung mga general na... May bago. Kahapon ko lang nalaman kasi alam mo naman tayo sa kooperatiba, di ba? Mm. Yung bagong administrator ng Cooperative Development Authority, dati rin taga Davao. Mm. Kaibigan ni La Peña at kaibigan ni yung bagong sekretary ng DILG, mm-hmm. si Cuy. Mm-hmm. Cuy, di ba? Mm. Cuy. 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 Dati yung chief of police. Ng Davao. Mm. So, wag, eh, siyempre, hindi naman natin masisisi ang Pangulo Digong. Ang inilalagay niya mga tao, trusted, di ba? Pinagkakatiwalaan niya. May trust and confidence. Baka nakasama niya for the past so many years. Kasi, and especially, napaka-sensitive pa niya. Yes, yeah, so... Eh, pero, yun na nga, isa pang alam kong kinatampo ng Pangulo, no? Yung kanyang drive against drugs, no? Medyo mahina yung reaction ni... Secretary Sueno when it comes to yung reaction ng drugs and of course yung pagkakamali daw nung Matrix. Oh, so, yung kay Espino yata merong ganoong sitwasyon na bakit nadamay ang pangalan ni Espino na hindi naman daw talaga involved. Yung mga ganyan na nagkaroon ng blunder ang Pangulo dahil sa DILG. Okay. Oh, kaya tignan natin ano yung mga susunod na pangyayari diyan. Yes, dapat magtrabaho kayo. Mm. At ang susunod pang makakanal, ang nakikita ko rito kung hindi magtitino, eh yung DOJ naman. Ah, DOJ. Dapat
Magtrabaho rin sila. Kagaya ng kinukwento natin kapatid dito. Ba, yung mga taga-BIR, sinamahan kahapon. Nagtatrabaho rin yung mga taga-BIR, yung off-plan na kaldado. Mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Aba, tinatrabaho na rin yan ng mga BIR. Pati SSS. Yung ating kaibigan si Chairman Dean Amado Valdez. Aba, pinakakasuhan na yung mga empleyado na hindi naghuhulog ng SSS na kanilang mga tauhan. Tama yan ha, yung BIR ha, yung off-plan kandado ha. Dahil nung araw, off-plan areglo lang yan. Ah, tama ka. Oo. Areglo na lang. Off-plan kandado na. Okay yan ha. Sana naman yung kandado nyo eh, mabubuksan lamang kung babayaran ang kaba ng bayan. So, di ba? Idagdag ko na yung off-plan areglo na yan. Yung mga security agencies na hindi naghuhulog ng SSS. Yes. Diba? Ang dami yan. Pero lakay ha, may problema tayo ngayon ha. Ang mga security agencies, pinahihirapan ngayon. Nang BIR? Hindi, nang DOLE. Ah, DOLE naman. Oo, tama. Dahil sa contact sa ginagawa ng DOLE ngayon, ha, na hindi nila pinag-aaralan kung ano yung kanilang mga desisyon, abay anak ng pitong putakte. Isa lang mangyayari, magsasara yung mga security agencies na yan. At maraming tao ang mawawala ng hanap buhay. Tama yan, tama. Sa totoo lang, kung papansinin nyo, napapansinin nyo, mga nagrarally na yan, yung mga nagwawalayan na yan, iilan lang ho yan. Nabibilang po sa daliri yan. Ang pansinin nyo po, yung talagang namamasukan at nagtatrabaho na, alam mo, panlaki yung minimum, talagang ipinipilit nila na, kumbaga, sandamukal na benepisyo. Talagang, lahat yan kailangan bigay mo, lahat yan kailangan gawin mo. Anak ng tokwa, wala hong kliyente na handang magbayad ng ganong kalaki. Tama. At ang mangyayari dyan, dahil sa kakulangan ng kapulisan, alam mo kasi ito domino effect ko ito . May problema po ang kapulisan natin when it comes to security. Okay? Now, ang kailangan mo, pangalagaan yung sarili mong negosyo. Kuha ka ng security guard mo. Hindi kaya ng budget mo. Tama. Di anak ng siyokoy. Ayun, pasukin ka ng magnanakaw. Pag pinasok ka ng magnanakaw, napatay yung isa sa mga kamag-anak mo, kasama mo, o tauhan mo. Ay, sorry, pagpasa Diyos mo. Ganun po ba ang bayang ito? Yeah. Huwag naman po sana. Kailangan i-analyze po natin yung domino effect. Kung saan po nag-uumpisa problema at kung paano natin masusolusyonan. Hindi po yung tatalon kagad kayo na ito dapat gawin natin. Na hindi naman pala solusyon yung ibinigay nyo. Di ba, Lakay? Tama. Mayroon kaibigan na general. Dinibate ako. Sabi sa Lakay, isang tanong lang. Meron bang kontrata na habang buhay? Halimbawa, kami na security agency. Meron ba kami makukuha kontrata na habang buhay? Halimbawa, kontrata namin sa banko. Ilang buwan, ilang taon. Ganun lang. Wala namang kontrata na habang buhay. So, yung security aid, yung security, ano ko, tao ko, mga tao ko, mga gwardiya ko, hanggang saan lang kontrata? Doon lang saan naman ang trabaho, siyempre. Kasi hanggang doon lang kontrata Yes. Wala namang habang buhay ng kontrata. Yan na nga. Yan ang sinasabi ng general na kaibigan natin na mayroong hawak din ng security agency. Ay, nako. So dapat pag-aralan din ng DOLE yan. Kaya sa susunod na balitaktakan natin dito, Lakay, yan ang silipin natin. Yan, para na mamatulungan natin, hindi lang yung mga security guard, kundi pati na rin ang mga security agencies na sasalukuyang nag-aagaw buhay na. Tama ka. So that, speaking of kontrata, maraming salamat kasi habang buhay kontrata ng mga supporters natin dito. Yeah. Pinasasalamatan natin ang ating po mga kaibigan na talagang walang sawa sa pagsuporta sa ating programa. Yeah. Ang PG Flex, wasak na ang bahay mo, buo pa rin ang linoleum mo. At syempre ito, talaga naman, matigas na matigas ang suporta sa atin. Ang robust, ang buhay ay lalaki at titigas. Yan. Siyempre. Si mabraso mo, Lakay. Oh, siyempre. Oh, yung liwanag naman natin. Mr. Jose Aldariaga, thank you. Yes. Meralco, may liwanag ang buhay. Yeah. So, that dito na po muli, nagtatapos ang ating programang Hotspot. Sana po yung muli namin kayo makapiling sa susunod na linggo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Meron tayong mga replay ng Lunes at saka Martes doon sa mga gusto magabol sa ating programa. At syempre, dito na po nagwawakas sa ating programang Hotspot. Lagi po natin tatandaan dito sa Hotspot. Serbisyo ay wagas.